What's up, what's up? Good morning, Lodi! Nako, hindi na nga namin ito patatagalin, mga kapatid! Kasama natin, TV and movie actress and a former member of That's Entertainment. Sabi nga ni Ted kanina, nakakasabay ko yan dati sa makeup room. Silang dalawa ni Carmina Villaruel. Tanungin nga natin kung naaalala niya pa yon. Kasama po natin ngayong umaga dito sa Radyo 5, Miss Jennifer Sevilla Go. Good morning, Lodi! Good morning! Hi, Chacha! Hi! Hi, Jenny! Good morning! How are you? Good morning! I'm good! Ito, excited kasi fan niyo ako dalawa ever since. Salamat ha! How's your mom? Well, my mom, naku, naalala mo si mommy, diba? Kasi sa makeup room dati, magkasama tayo palagi. Well, sad. My mom is already in heaven. Mm-hmm. Uy, hindi ko nabalitaan yun, Jennifer. Kasi kasama ko lagi. Pero nakit niya yung husband ko, yung boyfriend ko pa lang. Kaya may approval, may seal of approval. Salamat na marami, Jennifer. And again, I was telling nga Chacha, alam mo nung panahon na si Rostom at saka si Carmina pa, si Jennifer lagi sila sa makeup room, makakasama kami niyan. Di ba, Jennifer? Yes. Share tayo makeup room dati. Oo, sa ABS. Anyway, sige, so Chia, go ahead. Hindi ko natatanong ha kung anong taon yun. Ah. Hindi ko na itatanong. Pero ito, 90s naman yun. 90s. Ang gusto ko malaman, si Romnick Sarmienta, noong mga panahon ninyo, Miss Jennifer, super duper sikat din kayo. Sabi ko nga, bago pa yung Katniel, bago pa yung Layskin at Jadeen, merong kayong love team at parang ikaw yung third wheel dun sa Sheryl Cruz Romnick Sarmienta. Paano nag-start yon? Ano ba yon? In-offer sa'yo o bigla na lang nakita na meron kayong chemistry ng dalawa? Balikan natin yung panahon na yon. Sige. Contract artist na ako ng Seiko Films as a child actress. Tapos si Romney, kinuha din ni Tito Robitan sa Seiko. Mm-hmm. Then, parang naisip niya na i-pair kami. So, ang original love team, ako tsaka si Romney, nilaunch kami sabay sa Dad's Entertainment Friday Group, 1987. Mm-hmm. Tapos, pinilit yung pag-team namin. And then, after a few months, parang nagkaroon din ng combination naman with Sheryl sa Dats. Tapos, nakita ni Robbie Tan of Seiko Films and Tito Robbie. So, naisip niya na gawan kami ng love triangle. Pero love team na kami ni Romnick. Yun. So, naging tatlo kami. Yun. Nung bang panahon na yun, naging mag-jowa ba talaga kayo? Kasi ngayon talaga, di ba, umaamin na yung mga love teams. Halimbawa, ang Katniel, mag-boyfriend-girlfriend talaga si Catherine at si Daniel. Kayo ba, nagkaroon ba kayo ng something or talagang purely work lang siya? Hindi talaga kami naging mag-boyfriend eh. Para kaming magkapatid. It's more talagang very, very good friends. Pati moms namin mag-best friend. So, alam mo yung kilig-kilig, ganyan-ganyan yung mga fans, sinasabi sana mag-boyfriend na lang kayo. Pero talaga ng time na yon, friends kami. Yon. What was your last project, Miss Jen? Last project ko on TV was Love Thy Woman. Last year. Recently lang yan. Last year lang yan. Pero ang tagal mo rin huminto sa showbiz. Is it because, pinakiusap sa'yo ng asawa mo to focus on your family? Or ikaw mismo, sariling decision mo na mag-focus sa family at sa business? Alam mo, sa totoo lang, very supportive ang husband ko. As in, kung saan ako masaya, kung ano yung passion ko. Alam niya, gusto ko talagang mag-artista pa rin. Kaya lang ako, personal choice ko. Sabi ko, I've spent so many years as a dalaga. Alam mo, 30 plus na ako nag-asawa. So, I enjoyed my career. I enjoyed my being a single young woman. So, sabi ko, nung nagkaroon ako ng chance magka-family, talagang todo na to. Pinopos ko talaga lahat sa family ko. Of course, making sure na hands-on ako sa both our two boys. Tapos, of course, may business din kami. Yun nga, yung business mo, na kailan nag-start? Ito yung Linnell Hair Fashion. So medyo dito ka nag-focus ng mga time na hindi ka visible sa showbiz. Tama, Miss Jen, no? Yes. This is, it started 2008 ito. 2007, sorry. Yun yung Linnell Hair.
Tapos, kumbaga, paano hindi na ako nawala ng connections sa showbiz? Kasi yung mga artista, yung mga stylists, and the production people, they use our wigs and hair extensions. Kaya, kumbaga, sobrang happy ako na yung products ko nakikita ko sa TV or sa movies, kahit na hindi ako nagpo-portray ng role, yung products naman namin yung napapanood. Kaya, nakaka-happy. Ito so, lagi. Totoo, super successful ng Linel and congratulations to you. Talaga namang nagbunga yung pagiging hands-on mo sa business. Ito laging tinatanong ni Sir Ted sa mga nakakasalamuha namin dito sa programa na mga sikat na sikat talaga nung panahon ninyo at ikaw isa ka doon. Ano yung difference nung showbiz nung panahon ninyo at yung showbiz ngayon? Okay, since in and out ako sa showbiz, syempre nakakapagbago sometimes, no? But for me, coming back to tapings still felt like my second home. Masaya pa rin sa production, alam mo yon, talagang pag nagta-taping, walang dull moment. Pero malaking difference yung sa mga kabataan ngayon. Papansin ko, mas may pressure yata. Tsaka with social media, meron siyang advantages and disadvantage because it's very easy to get famous pero it's also very easy na masira ka. Yeah. Parang accounts, ma-post ka lang, ma-tweet ka or something, lagot, di ba? So parang medyo ano rin, I think marami rin talagang mga differences. At saka syempre noon, walang basher na tapang online. Harapan! Ang mga fans namin, sabunutan yan. Oh my gosh! Grabe! Kapag, you know, matatapang ang tao face to face, kumbaga, we don't encourage it naman. Ang mga teenagers, masasaya lang dati. But, ganun ang tao, parang they don't hide behind the, you know, keyboard. That's to really make efforts to bash people, hindi ganun naman dati. So, I think yung mga artista, medyo matayon din, pero meron mahirap na part sa kanila, which is that one. Minsan, overcritical lang mga tao. Kasi, nung time namin, siya talagang ano na eh, syempre, lumalabas ka sa TV, so, people can be very critical about the way you look. So, as a teenager, medyo mahirap yun. So, kailangan, medyo maganda yung support system mo sa family, sa friends mo, you stay grounded, or else pwedeng sometimes success can get into the heads of people. So kailangan talaga ba intact yung mga ganun ba? Ayan, since nasabi niya na rin yan, ang ganda ng mga sinabi ni Ms. Jen na yan, meron ka bang advice dun sa mga bagong sibol na mga artista natin ngayon na nakatutok sa atin ngayon? And even yung mga iba na nagpaplanong pumasok sa showbiz? I think, sabi ko lang, we really have to follow our heart, not just for the benefit of earning money to enter such an industry, because I think right now we need people who have passion for the craft. Yung may pagmamahal talaga sila na mahilig talaga silang umarte, hindi lang sa para. Of course, these days we understand that we need work, but somehow, kailangan talaga natin i-cultivate yung true artists in the industry para mag-survive din siya in the long run. We need more authentic styles, yung let's learn to cultivate our own style para naman hindi tayo kakapi lang sa, you know, sa ibang tao. Yun, yung mga ganun ba. Na we can also learn to know ano ba yung strengths and weaknesses natin as actors, ano ba talaga yung skills na pwede natin matutunan, kasi we can always go back to the core ng purpose din natin na why am I doing this? It's just for earning money. But there should also be service to other people na I want people to be happy, to smile, I perform. So it's always for a greater good, not just for our self benefits ba. Yung meron tayong makontribute lang sa arts or meron tayong mapasaya, hindi lang sa gagawa ka kasi ay kailangan ko ng pera. May malaking... Alright. Kumbaga, purpose-driven life. Right? You know, simply said, may purpose, no, yung ginagawa mo. Hindi lang, you know, kumbaga, you strive not just to make a living, but you strive to make a difference. Yes, Mr. Ted. Talaga, exactly. You need to make a difference. And time in the world,
yung mga youth natin, kailangan talaga yun, medyo nag-iisip din talaga muna, nagpa-plano, and then you can always find ways to develop your talents. Alright, diba? Sige. So, Jenny, ito na lang, last na lang ito before we say goodbye for now. Ano sikreto mo, Jenny? Hindi naman may tatanggi nga, di ba? Sabi mo nga, panahon namin, because lahat naman tayo tumatanda at tatanda, no? But you are, but you're gracefully doing it, if I may say so. Ano sikreto mo? Ano sikreto mo na yung ganda mo nung una kita nakita, ganun pa rin ang ganda mo ngayon? Ano ang iyong sikreto? Okay. Ikaw ha, kinikilig ako. Siguro nagdalo ka ng beauty. Yes, go ahead, please. Ano ang iyong payo para ma-maintain ang ganyang beauty, no, Jennifer? Thank you naman. Na siguro kasi isip bata ako. There's always something that I try to look for the good in every situation. And lagi kasing mayroong thankfulness sa heart. You can always find something to be thankful for every day and everything. Tsaka, siguro kasi hindi naman ako nagsismoke, hindi ako umiinom. Ngayon, panito tayo maging healthy, umiinom ng green juice, yung mga ganon. Ganyan lang, alaga sa sarili. And maganda kasi kapag din minamahal ka talaga ng mga totoong tao, your family, your friends, nakakabigay ng inner glow sa atin. Nataintoy. Kahit anong makeup itagay natin, kung inside medyo madilim, it reflects. Okay, sige. So, thank you so much, Jennifer. We'll see you around, okay? Take care and say hi to your family. Alright? Thank you, Jennifer. Thank you. Okay. Say bye-bye now, baby. Maraming girl. Salamat. Okay. Once again, our Lottie this morning, Miss Jennifer Sevilla Cole. You know.